Okay guys, daw ngayon ay kakaiba naman ang ituturo ko sa inyo, no? Patungkol pa rin sa ref. Anong dapat gawin kung mabutas yung evaporator, no? Pero bagong lahat, no, don't forget to like, share, and subscribe, no, sa channel nato, no, Sir Dennis. At salamat sa lahat ng viewers natin sa ibang bansa na patuloy na tumangkilik sa channel nato at nanonood at nagtiwala. At alam ko ay kahit papano ay marami kayong natutunan. At lalo na sa ating mga viewers, no, dito sa Pilipinas, no, umabot na tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na marami na tayong natutulungan at marami ding mga nag-comment na mga positibo. Kaya okay guys, now ito yung ituturo ko sa inyo. Now, anong dapat nating gawin na pag ang unit ay mabutas, no, katulad nito ipapakita ko sa inyo, maliit lang siya nabutas, maliit lang natusok, natusok lang ng kutsilyo, no, anong dapat gawin? Now, papakita ko sa inyo itong part na to, no? Yan po. No, itong part na to, yan yung butas. Tingnan nyo po, no? Kung yan na part, oh, yan yun, yung butas na yan, no? Yan, maliit lang na butas. Pero kahit maliit, sabi ko nga, natamaan siya, yung pinaka-tubing niya, ay wala pa rin. Damage pa rin. Kumbaga, wala, sisingaw pa rin yung preyon, no? Kaya ang preyon na gamit nito, 1-3-4, no? Anong dapat gawin? Halimbawa, in case na ginamit nyo, tapos na butas, ang gagawin nyo, no, i-unplug nyo muna, no, itong tawag nito, ito pong ano, i-unplug nyo, halimbawa natusok yung evaporator, unplug nyo, and then siyempre matutunaw yung hilo or kung ano man nasa nilagay nyo sa freezer. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng basahan yung butas, lalagyan nyo ng basahan para hindi makapasok yung pong tubig, para hindi malaki ang damage unang-una sa kompreso at pangalawa yung pinaka-system niya. Kasi masilan po yung ref. Pag nakapasok yung tubig, ang laki ng damage. Kaya kailangan, magawa naman po natin mga guys, kaya lang, ang laki ng gagawin, no? I-reprocess, lilinisin, tatanggalin yung tubig. Kaya karamihan sa mga viewers na natin ang ginawa nila, no? Kung sakaling mabutas, maaksidente, matusok, lalagyan na ng basahan. Or kahit yung tawag nito, spam, no? Lalagyan, sponge, no? Lalagyan nyo ng sponge or basahan yung butas para hindi makapasok yung tubig. Ganun lang kasimple. And then, siyempre, katulad nung makagat ng aso, di ba, tatawag ka doon sa kung sinong magpapa-injik or anti-rabies, no? Ganun din, no? Tatawag kayo sa mga lehitimong technician. Huwag po kayong basta-basta kung sinong mga technician. Lalo na sa panahon ngayon, no, sa pandemic, hindi naman lahat, no, marami din mga manlulokong technician, no. Kaya titingnan niyo kung legit ba, no. Marami akong nababasa sa Facebook or saan man, no. Ang daming mga comment nila na naloko, no. Kaya hindi ako perfecto, pero tinuturuan ko kayo kung ano ang dapat gawin. Hanap kayo ng mga legit na technician at magtanong kayo kung magkano yung ganito, no. Na ang gagawin niyo ay magkukonsulta muna kayo kung magkano ang paayos, no. Sa mga ganito lang ang paayos natin, no, mga 2,000, 2,500, no, depende na yon, no, or pinakamalaki na yung 3,000 lalo na pag malayo, or 3,500, depende sa sitwasyon, sa kaso, no. Kaya kung malapit lang, mas mura lang, no. Ganun lang mga guys, no, lagyan nyo ng basahan at i-unplug nyo yung unit at huwag nyo munang pandarin. Kasi kahit anong pandar nyo yan, pag may sumingaw na preyo, no, actually mabaho po yan, maamoy. Pag may sumingaw, huwag po kayong mag-alala, no? Hindi po yan flammable. Hindi na, ang gagawin nyo lang, i-unplug and then sarado nyo lang yung unit, no? Mayroon siyang ano, may amoy, mabaho, pero dapat huwag nyo lang amoyin para safe naman, no? Now, sabi ko nga, huwag na tayong gumamit ng kutsilyo at ito po ang dapat natin gamitin. Unang-una, sabi ko nga, yung kahoy, no? Marami tayong mga ganito. Kung wala, bibili na lang tayo para for safetyness, no? Ganitong kahoy pang dikwat sa yelo o kung ano man na pagkain na nilagay natin, lalo na pag sobrang tigas, no, huwag niyo pilitin, no, yung mga matitigas, no, palambutin niyo muna or defrost saglit and then bago dikwatin. At saka itong plastic, ito yung gagamitin. Now, ganun lang kasimple, no, para yung unit natin ay ma-enjoy at kahit sa panahon ngayon na mahal at kahit man lang magtagal. Sabi ko nga, mga ref ngayon, mga unit ay disposable na. Kaya dapat alagaan natin para ma-enjoy din, mahumaba at hindi sayang yung pera. Kasi hindi naman to
hindi naman to pinupulot natin, kundi pinagtrabahuan natin itong mga bagay na to. Kaya maraming salamat mga guys sa panonood nyo, no? Don't forget to like, share, and subscribe, no, sa channel na to. At God bless, no? Naway pagpalengke ng ating Panginoon. At kung saan man kayo, nandako ng mundong ito, patuloy tayo na manalangin, lalo na sa pandemic na to, at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya, thanks for watching, okay guys? Maraming salamat.